At saka ano,
sobrang laki nung itrinabaho ng bawat isa sa production. From staff, artista, technicals, lahat ng aspeto. Itrinabaho namin tsaka nag-level up kumbaga ngayong season ngayon ng Ibong Adarna. So, malaki ko yung motivation na nakikita natin yung mga audience natin. Oo. Bigyan natin sila ng magandang. Tapos, ano pa ba? Sana maganda ngayon na ipakita namin sa kanila yung mga na-share na. Ano yung preparation nyo? Ano pinakain mo na preparation nyo na last year? Or this year? Compare this year, yung assistant director namin, sobrang tutok sa lahat. From taong bayan, ulit. So, assistant director slash stage manager. So, isa yung credits binibigay din namin sa kanya. Kasi, yun nga, natutukan. So, pantay-pantay lahat ng levels ng tao. Walang leads, walang taong bayan. Kaya trinabaho ng lahat. Pati music, nag-level up, nagtulungan lahat. Bagong bihes, bagong mga props, mga set. On the social media era, why we need to watch theater compared with social media era? Kasi diba ngayon, we're on online watching era compared na live audience. So, ano masasabi niyo, Brenda? Para sa akin, yung degree ng passion against theater, much higher compared sa online. Tsaka, iba nga sa start ng show natin, pero kami pinatawag ng DRI. And isa sa very important element panunood ng theater is imagination. Yun kasi yung kulang na minsan sa mga kabataan ngayon because of the gadgets niya. So, in theater, pinupukaw namin yung imahinasyon nila that they can enter into new worlds. And so, ayun, even yung characters, hindi kami yung normal na tao lang, although ini-infuse namin yung kami. But still, may nasi-share kami sa kanila na kakaiba. Kailangan natin pagyamanin, kailangan natin mahalin kasi yun nga, napakaganda niyang pamana sa mga susunod na generation. So, sayang ang mag-iaral. Maganda yung discipline din. O, this is social media, ganun. Ako, ang kinatutuwa ko sa stage performance. Isang beses nilang panonoodin. Pero may tatatak sa kanila. Like sa, pwede nila i-repeat everyone. Another question about love life. Kasi ang dami kong ma-student. Ibisa mo kami. Ang dami kong ma-student. So every time namin may babae. Parang kami nila, ano ba yan? May mahal na, may mahal pang iba. In real life, kaya nyo bang lumawanan niya ng scenario? Or nalaanan niyo na ba yung mga niya ng scenario? Ay, ako po, hirap talaga ako sa role ko kasi medyo malayo po sa totoong practice. Siya po yung dapat natin katanoin. Siya po ang inspirasyon ko nung hindi ko talaga. Parang wala hindi nangyari sa akin. Hindi, pero seryosong sagot. Siguro, or normal kasi, kumbaga, yung pinapakita namin sa stage is nangyayari siya sa totoong buhay. So, ang magandang value siguro na dapat matutunan ng students is sa tone 1, napakabait niyang anak, kapatid, kailangan natin malaman na meron ding, kumbaga, karupukan or meron din talagang hindi perfecto ang bawat tao. Meron siyang weak side. And kay Don Juan, yun yung nangyari sa kanya. Madali siyang marupok siya, madali siyang ma-fall. Tsaka pinaira lang ni Don Juan yung mabuti niyang kalooban. Overall, yun naman yung pinaparating yung character niya. Kahit ilang babae hindi mating sa kanya, siya ka pinakabata, yung innocence niya na doon, na-experience niya lahat sa buhay niya isa-isa, maganda man or pangit, ang pinaka-pundasyon niya yung mabuti niyang kalooban. Kaya meron at meron pa rin mag-guide sa kanya, papunta doon sa good way. Ilis-ilis na mga malalood at alamatan sila. Maraming salamat po, syempre. Unang-una, gusto ko muna masalamatan yung director namin, si Director Ibong Adarna. Sobrang dami namin natutunan. Sobrang siya yung inspiration din namin, motivation kung bakit natin nagawa yung template. Na siya rin naman yung idea. And doon sa mga
Maraming salamat. Thank you. Salamat po. Nawa'y marami po kayo.